Hello mga apo, mga lolo at mga lola, pati mga kabataan na siya nag-subscribe sa aking channel, Plants with Lolo Fred. Mayroon tayong project ngayon na very rare dito sa Lowlands kasi akala ng marami doon lang sa malamig na lugar tumutubo. Ang ating project ngayon ay strawberry dito sa baba. Kasi badalas ang pinagkukunan lang ng strawberry ay doon sa malamig na lugar, specifically sa Baguio City. At yun po. Pero ngayon ay mayroon akong DIY na pinagdamnan ng strawberry. At yung dulo noon, ipakita ko sa inyo yung bunga at hinugna actually. So ang una ay itong scrap. Kumuha ko ng ito, actually ito yung cover ng electric fan at nagkalat po ito. At ngayon gagawin ko ito na DIY. At una ay ito, tanggalin mo yung takip dito kasi pagka na-stuck yung tubig dito, sisirain niya yung tanim mo. Okay, so yun, tatanggalin ko yun, nahulog na. So and then lalagyan ng patigas na alambre. Ito. Actually, may ginawa na ako. Ito. Ito, mayroon na akong inilagay na alambre ito. Yaan, ito. Nakaganyan na yan, nakatali. At yaan. So, nakabuhat yan. See? At DIY. Baka marami kayong ganito sa bahay at tinatapon nyo lang. Ito. So, yan. Basket na ito. Hanging, actually. And then, itay ito. Talian yan. Nakaganon ito. Tatali ko. Ang purpose nito ay dito ko isasabit yung pinaka holder nito. Oops. Be careful kasi matigas itong alambre ko. Gagawin ako ng plies. Pag napansin ninyo yung usok sa paligid namin, actually, yung kasama ko, si Engineer Rinren, gumagawa kasalukuyan ng CRH. At yung pong usok ay nandyan sa paligid. Anyway, parang ulap. Doon tayo sa ulap. So, yan. Okay, so connected na lahat. Ito. Okay. Yan. Scrap ito. DIY. Do it yourself. Now, ang next dito, gagamit ako ng ano. Actually, ito oh. Ginawa ko din ito. Yan. So, yan. Pwede ko rin ilipat yan. No, anyway, ito. So, yan. Ngayon, ito, nakalagay na dyan. So, mayroon akong dalawa. Yan. And then, lalagyan ito ng lupa. Yan. Lagyan ko ng lupa. Ayan. Ito, itong lupa ko na ito ay nutritious.
Mayroon siyang garden soil, black soil. Tapos mayroon ako inilagay dito na CRH. CRH. Tapos mayroong vermi at yung pong carabao manure. So very nutritious po ito. And then itong mga parang white na ito ay ito po yung pong pumice, yung lava rock. Ang purpose nito ay para sa ganon ay hindi masyadong compact yung lupa. Kaya itong lava rock na ito ay gagawin po niyang hindi masyadong compact, so doon dadaan yung oxygen sa lupa. So ito, lalagyan na natin. Yeah, by the way, pagkailapit mo sa makafocus yan, mayroon akong nilagay na mga butas-butas. Alam ko na, alam na ninyo ang purpose. Para pag nagdilig ka, doon siya dadaan yung mga exist na tubig para hindi mabulok yung tanim mo na strawberry. Yan. Ang seedlings na ilalagay ko ay yung seedlings ng strawberry. Yan, mayroon akong seedlings dito. Ito yung aking strawberry. At ito ay pinopagate ni Engineer Rinren. Yan. So magtatanim ako dito ng tatlo na puno. Here. Tapos here. Tatlo. And then dito. Yan sa side na yan. Kukunin ko yung gunting ko. Pag nagtanim po kayo, be careful lang na hindi mapunit yung, hindi maputol yung ugat. Kasi masasaktan yung strawberry. Okay, so mayroon na siyang ugat. At napakaganda. Ayan. Kailangan nakabaon dito sa lupa. Dahilan sa mababaw lang ito, so ipahiga ko ito. Ayan. Para nakabaon. Ayan. Okay lang. Ganun yun. Okay, ganun lang. At naitanim ko na. Ngayon, ito ay didiligan. Pero bago yun,
Nancy. Yan. Okay. Ngayon, ito ay ilalagay ko doon. Ilalagay natin. Humingi ako ng assistance kay JR kasi mabigat. So, sandali. Yan. Ngayon, ito ay salamat JR, salamat JR. So, nandito na yung next na ano. Ngayon, ito ay maluwag pa. Ang purpose nito ay pagka lumabas yung mga runners niya, dito ko ilalagay. Dadami po yan. Okay. At iyan po yung ating pong project na strawberry. Mayroon ako ipapakita ngayon sa inyo. Ito pong aking tinanim. Yung nakaraan ay strawberry din na galing po ng Baguio. Okay. So, actually, nandito po ito. Tingnan ninyo itong sample ko dito. Ito ay naunang tinanim ko. At now, malago na sila, punong-puno. Actually, may mga bunga na. See? Ito. At hinog na rin. Ito po ay talagang physical, actual. Pwede na i-harvest to. Mayroon din dito sa loob. Pwede mo makita? Yan. Ito. Yan. May mga nahihinog na. Yan. Mayroon din dito. Oh, nabulok na yata. Na-overripe na, oh. Eh, ito. Yan. Oh, na-overripe na rin. Anyway, ang gusto ko ipakita dito ay pwede dito sa lupa, dito sa baba. At ngayon, ito, masinin nyo itong mga cups na ito. Itong mga cups dito, ito yung mga runners niya. See? Runners niya ito. Tumubo. Nilagyan ko ng cup. Pag kinat ko yan, isang puno na naman yan. At saka another one. From there, dito. Saka ito pa. Mayroon na rin runners to. Yan. Na ito po ang ipapakita ko. Itong tanim na ito, yung... Sandali, kukunin ko yung isa. Itong mga nakalagay sa cups na ito na seedlings ay actually tinanim ni Renren yung mga runners na ito. Kaya lang hindi ito nailagay kaagad sa mas malaki na pinagtamnan na paso. Kaya ganyan sila hindi nagdevelop. Dahilan sa maliit yung cup. Pero ito po ay kasabay nito. Yan. Kasabay po nito at nakatanim po ito sa malaking taniman na paso. Tignan ninyo, napakalago, kasabay niyan at namumunga na siya. Marami na siyang bunga, may tatlo na, may napitas pa na isa noong nakaraang araw. Yan. So ang gusto kong ipakita dito ay
Pwede kang magtanim ng strawberry dito sa lowland at hindi lang doon sa Baguio o sa malamig na lugar. Actually, ang puhunan namin dito ay coming from Baguio. Kaya lang yung porsyento na nabuhay ay 2/3 yung namatay. 1/3 lang yung nabuhay. Now, noong nag-adjust na po yung strawberry sa climate dito sa baba, ito, tuloy-tuloy na po na nagpupropagate. Kaya ang gusto kong banggitin dito ay pwede kang magtanim dito sa baba at huwag lang umasa doon sa malamig na lugar, kundi kung mayroon kang maliit na bakuran, pwede mong tamnan yan. Yung katatanim ko na yon, magpuproduce yan ng runners at kagaya nito, pupunuin niya yan. Pag kinat ko ito, itatanim na naman sa ibang place. So, may pag-asa pagka mayroon kang desire na magtanim. Actually, itong garden ko na ito, pag tignan ninyo, DIY, ito po ay yero lang, maliit lang, nakakalat lang, kinakalawang, ginawa ko na by layer. Ito ay spinach, yung banda roon ay dry kangkong, ito naman ay pechay, at pwede nang lagyan ng baguong at saka kamatis. At sigurado po yon, masarap po yon. So, encourage ko na magtanim po tayo. Okay? So, sa mga gustong magtanim, plant, plant, plant. I-follow lang yung aking channel, Plants with Lolo Fred. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo at sigurado matututo kayo doon sa mga tutorial. Salamat! Bye-bye!